Napakasarap sumamba, magpuri, at umawit sa ating Panginoon. Siya ay Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako, ilaw ng mundo. Di ko man makita, ikay kumikilos. Di ko man madama, ikay kumikilos. Kailanman di ka hihinto, kailanman di ka susuko. Napakabuti ng ating Panginoon, siya'y tapat. Amen? Pwede ba natin palapakan ng ating Panginoon? Alam ko, handa na tayo makinig ng salita ng Panginoon, handang-handa ng ating mga puso sa pagtanggap ng mensahe ng Panginoon. This is very important. This word is for you and for me. Before that, let us pray. Higit ka naming kailangan ngayon kaysa noon, Panginoon. Pinauunawa mo sa amin na sa panahon ng krisis at kahirapan, ikaw ang Diyos ng kaparaanan. Aming kakampi, Diyos ng milagro, aming kanlungan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Linisin niyo po kami ng iyong dugo. Minamahal ka namin, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, sige, palapakan mo ang Panginoon. Thank you, Lord. Ang buhay Kristiyano ay patungkol sa paglilingkod. It's all about pagsunod sa ating Panginoon. Ang buhay Kristiyano ay patungkol sa paglilingkod, patungkol sa pagsunod. Sabi ng Lucas 6:46, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Bakit mo ako tinatawag Panginoon, Panginoon, kung di ka naman susunod? So kaya tayo ng ngayon ay nandirito. Kaya tayo ay naglilingkod upang sumunod. Pagsunod sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Ang Biblia ay hindi lamang naglalaman ng mga pangako, ito din ay naglalaman ng mga utos ng ating Panginoon na dapat nating sundin. Noong tayo'y mga bata pa, may mga ginagawa tayo na akala natin ay tama, pero hindi tama. Akala natin tama, pero yun pala'y mali. Halimbawa, noong ako'y bata pa, noong ako'y in-enroll sa school, maliit pa akong bata, pumapasok ako sa school, but during recess time, umuwi na ako. Akala ko kasi uwian na. Ha? Pag tumunog yung bell, akala ko uwian na, yung pala recess time. Kaya nagtatakang nanay ko, ba't nandito ka na, aga-agal dito ka na? Hindi, uwian na nga. Ha? Kasi akala ko, pag nag-bell na, ay uwian na. Akala ko tama, yung pala hindi tama. Kapag gutom ako, gusto kong kumain, magbibigyan ako ng nanay ko ng tinapay na may palaman, kung anumang palaman, palaman na hotdog o anumang masarap na palaman, ang ginagawa ko noon, pag inabot sa akin yung tinapay, yung kinakain ko yung palaman, ibinabalik ko yung tinapay. Akala ko tama. E paano ako mabubusog niyan? Palaman lang yung kinain at hindi yung buong tinapay. Nung nag-umpisa pa lang tayong sumunod sa ating Panginoon, nung nag-umpisa tayong sumunod sa Kanya, may mga ginagawa tayo na akala natin tama. Pero hindi pala tama. Yun bang sumasamba ka nga sa Kanya? Sumasamba ka sa Panginoon, pero puno ka naman ng galit sa puso mo. Puno ka ng hindi pagpapatawad sa puso mo. Mali yung ginagawa nating pagsamba. Sabi ng Panginoon, kung ikay maghahandog sa dambana at may naalala kang kagalit mo, iwanan mo muna ang iyong handog at makipagbati ka, saka ka bumalik at dalhin ang iyong handog sa Panginoon. So, ang salita ng Panginoon ay nagtutuwid sa atin. Nagtuturo sa atin ng tamang pagsunod. At may mga pagsunod na mahirap. May mga pagsunod na madali at may mga pagsunod na mahirap. Pero, yun ang tumpak. Hindi tayo kailangan maging selective sa pagsunod. Madali man o mahirap man, kung yun ay kalooban ng Diyos,
kailangan nating akuin ang responsibilidad kasi tayo ay naglilingkod sa Kanya. Akala mo ba ang pagsunod sa Panginoon ay madali? Minsan mahirap din. Sabi nga, madaling maging Kristiyano. Madaling sabihin Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. So hindi ganun kadali yun, kapatid. Ngayon, ano-ano bang mga posibleng struggle mo sa pagsunod? May mga struggles ba tayo sa pagsunod? Ano yung mga struggles natin sa pagsunod sa Kanya? Saan ka ba nahihirapan? What part of obedience na nag-struggle ka? Saan ka ba nahihirapan sa pagsunod sa Diyos? Lalo na sa mga bagong Kristiyano na nagsisimula pa lamang sumunod. O baka meron pa dito matagal ka ng Kristiyano na hanggang ngayon, hirap ka pa rin gawin yung pinagagawa ng Panginoon. May mga bagay na dapat maituwid para tayo makasunod ng tama sa Kanya. My topic this morning is entitled, The Struggles of the New Believers. The Struggles of the New Believers. Ang sabi ko, kahit nga siguro mga matatagal ng Kristiyano, ay mga struggles pa rin sa pagsunod sa ating Panginoon. Ano mga posibleng struggle natin sa paglilingkod sa Diyos? Anong mga posibleng bagay na nahihirapan tayo sa pagsunod sa Kanya? First is the struggle to follow with a right motivation. Isa ba ito sa nahihirapan kang gawin? You struggle to follow with a right motivation. Nahirapan ka bang sumunod na may tamang motibo? Posible ba ng Kristiyano ay sumusunod sa Panginoon pero mali ang motivation ng kanyang pagsunod? Hinanap ng mga tao ang Panginoon kahit saan siya pumunta ay may mga sumusunod sa Kanya. John 6:25 to 26, nakita nila si Jesus sa bayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. They were following Jesus for what they can get from Him. Many follow Jesus just because of the blessings. Ito yung maling motibo sa pagsunod sa ating Panginoon. Hinahanap nila, sinusundan nila ang Panginoon dahil meron silang gustong makuha. Sabi na po yun, dahil nakakain kayo at nabusog. Hindi natutuwa ang Panginoon kung mali ang motibo natin sa pagsunod sa Kanya. It should not be because we want to get something from Him. Anong motibo mo bakit ka nag-church? Why do you go to church? Why do you attend simbahay? Anong motibo mo? O marahil, baka nandito ka ngayon dahil meron kang kukunin groceries mamaya sa mga taga-Sinag. At pagkatapos mo makuha ang groceries, baka sa mga susunod na linggo, hindi na naman kita makikita muli. Pag nagbigay naman ng stab at meron namang rasyon, baka naman sisipot ka na naman dyan. What is your motive in coming to the church? What is your motive in attending simbahay? In coming to Jesus? Dahil lang ba sa pagpapala, mayroon tayong makukuha? Hindi natutuwa ang Panginoon sa ganong motibo. Or are you coming to the church for God or for someone else? Pumupunta ka ba sa gawain ng Panginoon para ba sa Kanya o para sa iba? Para sa tao. Meron ka lang gustong makita, makasama. Are you coming to the church for Him or for other people? For someone else? What is your motive in coming to the church? What is your motive in serving God? O baka naman nakikisama ka lang. Kaya ka pumupunta ng church kasi nakikisama ka lang. Maraw ay nangunguntinwar ka lang. Yan bang motibo natin?
pinilit ka lang, tinula ka lang, o nakikisama ka lang. Noong araw, may mga religious leaders din na sunod ng sunod kung nasaan ang Panginoon. But the motive is to trap him, siluin ang Panginoon sa kanyang mga sinasabi. Pero hindi naman sila nagtatagumpay. Iba-iba ang motibo sa pagsunod, sa paglapit sa Panginoon, pero may mga maling motibo. So the first struggle of the new believers is the struggle to follow with a right motivation. Ano bang tamang motivation? Ano bang tamang motibo ng pagsunod sa Kanya? The right motivation should be, we follow Him, we attend the church, we attend the simbahay, we follow Jesus because we love Him. Kaya ka nandito sa church dahil mahal mo ang Panginoon, gusto mo siyang sambahin. Kaya ka pumupunta ng gawain, umaating ka ng simbahay kasi mahal mo ang Panginoon. Yun dapat ang tamang motibo ng paglilingkod, ng pagsunod sa Kanya. I follow Him because I love Him. May pagpapala man o wala. May blessings man o wala. I follow Him because I love Him. That must be the right motivation. The second struggle of the believers is the struggle to give quality time and focus. Many believers struggle to give quality time and focus sa Panginoon. Hindi makakapagbigay ng sapat at kalidad na oras at focus sa Panginoon. Naagaw ka pa. You know, church, Sunday is a non-negotiable day. Hanggang kailan natin maririnig ito? At kailang kasusunod at pangangatawanan mo? Sunday is a non-negotiable day. Sunday is the Lord's day. Eh, may dumating ka lang na bisita. Wala na, sira na ang church life mo. Magkaroon lang ng okasyon sa barangay nyo, hindi ka na mag-church. Nakukompromise mo na ang pagsamba. You don't give quality time and focus to God. Meron ka lang gagawin, pwede mo na may pagpabukas, ngayon mo gagawin. Araw ng pagsamba, maglalaba. Many believers struggle to give quality time and focus to God. Hindi makapagbigay ng kalidad na panahon. Posible ba ng Kristiyano sumusunod pero walang quality time at focus sa Panginoon? The possibility of being distracted at mawala ang focus kay Lord. Anong sabi ng Panginoon in John 6:27? Jesus said, "Work not for the food that perisheth, but for the food which abides unto eternal life, which the Son of Man shall give you." Sabi ng ibang translation sa NLT, "But do not be so concerned about perishable things like food. Spend your energy seeking the eternal life that the Son of Man can give you. For God the Father has given me the seal of His approval." Bakit nasabi ito ng Panginoon? Sabi niya, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira. Gumawa kayo upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay buhay na walang hanggan. To paraphrase this, parang sinasabi ng Panginoon, huwag lang puro pagkaing pisikal ang inaatupag. Huwag lang puro pera, puro hanap buhay, puro transaksyon sa labas. Maglaan ka din ng panahon, ng lakas at ng enerhiya mo sa mga pagkaing espiritual. We give quality time and focus in serving God. Mateo 13:22, inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita ay nawala na ng puwang sa kanilang puso kaya't hindi nakapamunga. Naaagaw ka eh. Naaagaw ka ng trabaho, oras ng pagsamba.
Naago ka ng paglaba. Oras ng pagsamba, naaagaw ka ng lakwatsa, ng barkada, ng pera. Give time, a quality time in serving God. Focus. Itong struggle ng maraming Kristiyano, they can hardly give a quality time and focus in serving God. Madalas nating naririnig ang mga salitang busy ako, kulang ang time ko, may gagawin ako, imud-imudun ko, kung may panahon, kung malugaran, saka na lang. Nagiging taken for granted mo na lang ang pag sa Diyos. Kung malugaran, masa Diyos. Pag may nag-abot, may transaksyon, pasensya ka, Lord. You don't give a quality time. Dapat nakaset na ang oras mo. Nakaset na ang panahon mo. Ang araw na ito, meron kaming mentoring, pa-attend ako. Nakaset na yan. Ang araw na ito, ang oras na ito, meron kaming church celebration, meron kaming simbahay. Wala nang pwedeng umagaw ng oras mo. Quality time mo yan kay Lord. Hebrew 2 verse 3, do not neglect your salvation. Neglecting your salvation means you are neglecting your Savior. Huwag mong ipagwawalang bahala ang mga bagay na may kinalaman sa iyong kaligtasan. Kapag ipinagwawalang bahala mo ang mga bagay patungkol sa iyong kaligtasan, ipinagwawalang bahala mo ang tagapagligtas mo. If you neglect your salvation, you are neglecting your Savior. Itong ginagawa natin na paglapit sa Kanya, itong pagsamba natin, ito'y may kinalaman sa ating kaligtasan. Bakit mo pinagwawalang bahala? Focus. Give time. Give a quality time. In the parable of the great banquet, each invited made their excuses. Sa talinghaga ng malaking piging, ang mga inimbitahan ay merong kanya-kanyang mga alibay, mga excuses na hindi makadadalo sa imbitasyon ng Panginoon. All of them struggled to give time and focus to the Lord's invitation. Sabi ng isa, bagong kasal ako, hindi ako makakapunta. It talks about family. Maraming Kristiyano hindi makapag-focus, hindi makapagbigay quality time kay Lord. Bakit? Naagaw ng pamilya kasi yung anak ko, kasi yung asawa ko, kasi ganito, merong okasyon ng pamilya ko. Pagdating sa pamilya, anak, asawa, magulang, nagiging dahilan ng pamilya, hindi ka makapagbigay ng quality time kay Lord. Sabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw. Yun ang kanyang profession naman. I'm a farmer. I have just bought 5 oxen and have to kailangan kong isingkaw. So minsan ang profession natin, may gagawin ako. Ano yung profession mo na inaagaw ang attention mo sa Panginoon? Sabi ng isa, nakabili ako ng bukid, kailangan akong puntahan. Possession, kaari-arian. Kailangan akong puntahan ang aking bukid, ang aking ari-arian. Anong mga bagay yung pag-aari mo na nakasasagabal sa pagsunod mo? Hindi makadalo sa church. Bakit? Hindi maiwan yung isda na tinitinda. Baka masira. Hindi masarhan yung tindahan. Hindi maiparada yung tricycle. Malakas ang kita pag Linggo. Yung ari-arian mo, yung tindahan, tricycle mo, tinda mo. Yan bang nagiging dahilan kaya hindi ka nakakapagbigay ng focus at kwalidad na oras sa Panginoon? Noon, tingnan mo ha, noon, sabi dito, bagong kasal, nakabili 5 pares na baka, nakabili ng bukid, kailangan puntahan, family, profession, possession. Ngayon, mas dumami pa ang excuses. Mas nadagdagan pa ang mga excuses ng mga tao. Kapatid, paglingkuran mo ang Diyos ngayon,
para hindi mo pagsisihan ang araw ng bukas. Resolve this to yourself. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom. Seek ye first. Unahin natin ang Panginoon. Priority mo dapat ang spiritual kaysa material. Gusto mong umunlad, gusto mong sumagana. Ang ibig sabihin ng salitang unlad, unahin natin lagi ang Diyos. Gusto mong umunlad, gusto mong sumagana, pero di mo inuunang ang Panginoon. You don't give quality time to serve God. Resolve it to yourself. Mga kapatid, pangatlong struggle na nahihirapan ang mga believers sa pagsunod, the struggle to believe and obey the difficult part of the scriptures. Anong area, anong utos ang nahihirapan ka? You struggle to believe, you struggle to obey the difficult part of the scriptures. Anong utos ng Diyos, anong ipinagagawa sa iyo ng Panginoon, hirap kang gawin. Ini-struggle kang gawin. Kadalasan gusto natin benepisyo, ayaw mo magsakripisyo. Gusto natin blessing, ayaw mo magtanim. Gusto mong tumanggap, ayaw mo magbigay. Ha? Selective obedience ang ginagawa ng iba. Pinipili lang kung ano yung madali. Yung mga madaling utos lang ang gagawin mo. Kapag mabigat na utos, mabigat din ang iyong pagsunod. Hindi mo ginagawa. May mga katuruan ng Panginoon na di matanggap at di maintindihan ng iba. Hindi maako-ako ng iba. They struggle to believe and obey the difficult part of the scriptures. John 6:59 to 61, Amplified Version. He said these things in a synagogue while he was teaching at Capernaum. When his disciples heard this, many of them said, "This is a hard and difficult and strange saying, an offensive and unbearable message. Who can stand to hear it? Who can be expected to listen to such teaching?" But Jesus, knowing within himself that his disciples were complaining and protesting and grumbling about it, said to them, "Is this a stumbling block and an offense for you? Does this upset and displease and shock and scandalize you?" Minsan may mga sinasabing Panginoon na offense sa nakikinig. Kapag mahirap yung iniuutos, kapag mahirap yung pinagagawa, nagiging stumbling block at offense sa ibang Kristiyano. Na-offend ka. Nagiging stumbling block sa iyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Anong part ng scripture ang nahihirapan kang gawin? Anong utos ang nag-i-struggle kang gawin? Opo, may utos na mahirap. Anong utos ang Panginoon nahihirapan kang gawin? Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, "Forgive and you shall be forgiven." My friend, my dear brothers and sisters, to forgive is not an easy thing. Lalo't kung ginawa sa iyo ng taong nakasakit ng damdamin mo ay matindi. To forgive is not an easy thing. Naalala niyo po ba yung celebrity? Isang babaeng napakaganda, celebrity na ini-interview ni Tony Gonzaga. She was raped by 7 men. Ginahasa siya ng 7 kalalakihan. It's not an easy thing to forgive. But sabi niya, "I forgive them. Those who molested me, those who raped me, these 7 men who raped me, I forgive them. Not just because they deserve forgiveness, but because she deserved peace." Masisira ako pag hindi ako magpapatawad. Kailangan ko magpatawad, kailangan ko ng kapayapaan sa puso ko. Forgiveness is the attribute of the strong. If you do not know how to forgive, then you are immature and then you are weak. Mga malalakas lang ang marunong magpatawad. You forgive not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. After everything that he did to me, forgive. Kaya nahirapan ka magpatawad. Bakit? Yung ginawa sa akin. Hindi ko kayang patawarin yung ginawa niya sa akin. Come on.
Forgiveness is not an easy thing. Pero kapag nagpatawad ka, nagpapalaya ka ng isang taong nakakulong, isang taong nakapreso, nakakulong, at ikaw yun. Kapag nagpatawad ka, pinapalaya mong sarili mo sa pagkakakulong. Set yourself free. Forgive. It's a hard thing to do. Pero utos yun ng Panginoon. And that would benefit you. Ikaw magbe-benefit nito, kapatid. Yung salitang seek ye first, utos yun ng Panginoon. Hindi yung pakiusap. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Unahin mo, higit sa lahat, ang pagharian ka ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Seek ye first. Isasabihin ng iba, kulang lang ang oras ko. Kung pwede nga lang mahati-hati yung katawan ko, kulang ang oras ko sa trabaho ko, sa sarili ko. Seek ye first pa. Pero sabi ng Bible, yung mga may hirap na pagsunod, mga utos, may katapat na malaking pangako. And all these things shall be added unto you. Ano mga hirap na utos sa Bible na hirapan kang gawin? Forgiveness, seek ye first. What about tithing? What about giving? Do you struggle to give? Do you struggle to give tithes? To tithes? Struggle ka ba hanggang ngayon? Matagal mo nang narinig ito, nag-struggle ka, na-offend ka? Kaya minsan ang gusto sa radyo na lang makinig ng Word of God, sa TV na lang ako mag-ano, sa TV, sa television ako, meron namang gawain sa TV, television, doon na lang ako makikinig ng Word of God. Ha? Doon ka na lang makikinig ng Word of God sa TV. Kasi walang giving, walang offering. Do you struggle to give? Especially tithing? Kakahinayang. Natatakot kang magbigay. Nanghihinayang kang magbigay. Nagdududa kang magbigay. Kakahinayang. Pwede pang pambili ito ng pangkonsumo. Pero gusto mo ng bukas na langit. You want an open heaven. Sino ba dito ang gusto mo ng open heaven? Gusto ba natin bukas ang langit sa buhay natin, sa pamilya mo? You want an open heaven. Gusto mong ibuhos ng Diyos ang pagpapala sa buhay mo. Gusto mong i-bless ka ng Panginoon sa finances mo. But the answer is Malachi chapter 3 verse 10. Ibigay mo yun sa Diyos at i-bless ng Panginoon ang buhay mo, kabuhayan mo. You will have an open heaven. Sabi ng Panginoon, subukin yung gawin ito. Ibigay nyo ng buong-buong inyong maikapo at inyong handog. Subukin nyo gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuo sa inyong masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. You want an open heaven but you struggle to give tithes. Kaya marami sa atin, sarado ang langit. Bakit? Nasa iyong susi, ayaw mong buksan. Ang susi para magkaroon ng open heaven. Giving your tithes and offering, it's in the Bible. If I will not open the windows of heaven and pour you out blessings that no room enough could contain it. Prove to me now, said the Lord. Noong panahon pa ng Panginoong Hesukristo, may mga nag-struggle lang sumunod sa Kanya patungkol sa pagbibigay. The rich young ruler, sabi niya, good master, what shall I do to inherit eternal life? Gusto niya ng eternal life. Sabi niya, sinusunod ko ang kautusan mula pa nung ako'y bata. Sabi ng Bible, magiliw siyang tinitigan ng Panginoon. Natuwa si Lord sa kanya. Alam mo, sabi ng Panginoon sa kanya, isa na lang ang kulang. One thing is lacking, isa na lang. Yung isa na lang, hindi pa niya na-hit. Hindi pa niya nagawa. Ang sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang. You want eternal life? Sinusunod mo ang kautusan mula nung ikay maliit pang bata? Isa na lang ang kulang. Sell all your possessions and give your money to the poor. Then come back and follow me. Alam mo yung utos na yun? Sinusubukan lang siya ng Panginoon. Bakit? Gustong malaman ng Panginoon, ako ba talaga ang Panginoon mo, yung pera mo? Tinalikuran niya ang Panginoon. Tinalikuran niya si Jesus. Bakit? Mas mahal niya ang pera niya kaysa Panginoon. Mas dinudyos niya ang kanyang kayamanan kaysa Panginoon. Maraming nag-struggle sa pagbibigay sa Panginoon. Ang kapatid,
kung pagbayarin kaya tayo ng Panginoon, ha? Kung pagbayarin kaya tayo ng Panginoon sa hangin na hinihinga natin mula nung maliit pa tayong bata, ilang taon ka na ngayon? Sa hospital, binibili ang oxygen, binibili ang hangin. Magkano ang hangin sa hospital, ang oxygen sa hospital? 300 a day, 500 pesos a day. I-compute mo, ilang taon ka na ngayon? 365 years in one year times 43 years old ka na ngayon. Oh, i-compute mo lang sa 300 pesos a day na libreng hangin. Kung pagbayarin ka, singiling ka ng Diyos sa libreng oxygen, ewan ko lang kung kaya mong bayaran ng Panginoon. Pero libreng binigay sa'yo. Ha? Yung araw na nagbibigay liwanag para makapaghanap buhay ka. Sino nagpapatubo ng butong itinanim mo sa banti mo? Sa palayan mo? Sino yun ang patubo para may anihin ka? Yung isda na pumasok sa lambat mo, yung ulan na nagpapalago ng pananim mo, eh kung singiling ka kaya ng Panginoon sa mga binibigyan niya, o may bayad na yan, kaya mo? Pero nanghinayang kang magbigay sa kanya, what is 10 when you still have the 90? What is 10 when you have the 90? Kakapanghinayang ba yun? Bakit kapag nagtuturo, ito lagi kong sinasabi, bakit kaya kapag nagtuturo patungkol sa pagbibigay, especially tithing, kapag nagtuturo patungkol sa pagbibigay sa Diyos at sa simbahan, ang bilis sabihin ng mga tao na all the preachers want is your money. Pero bakit kapag nagrarally ang mga jeepney driver, ayaw mamasada, nagrarally, bakit di walang nagsasabi all they want is your money? Yung mga nurses, mga doctors, pag nagrarally, bakit walang nagsasabi all the doctors want, all the drivers want, the nurses want is your money? Pag nagrarally ang mga teacher, nagwewelga, gusto mo taasan yung sahod, bakit walang nagsasabi all the teachers want is your money? Pero bakit kapag tithing and offering sa church ang pinag-usapan, ang isip ka agad, all the preachers want, all the pastors want is your money? Itong tanong ko sa iyo, kapatid. Nakakita ka na ba ng pastor na nagrarally sa kalsada dahil kulang ang tinatanggap? Nakakita ka ba ng mga pastor na nagwewelga sa kalsada dahil kulang ang tinatanggap sa church? Nakakita ka na ba? Napakaraming lingkod ng Panginoon ngayon na deprived sa suporta ng simbahan, pero hindi nagre-reklamo at nagtitiis na lang. Alam mo, kapatid, kapag nagbigay ka ng seed, nag-tithes ka, kapag nagbibigay ka, malaking pasasalamat dahil sumusuporta ka. Kapag hindi ka nagbibigay, nire-reklamuhan ka ba? Nire-reklamuhan ka ba kapag hindi ka nagbibigay? When you give tithes, when you give seed to the man of God, malaking pasasalamat dahil mahal mo, sinusuportahan mo, man of God, ang lingkod ng Panginoon. Pero, pag hindi ka nagbibigay, nagre-reklamo ba ang man of God sa'yo? Nagwewelga ba? At ang bilis sabihin ng mga tao, all the preachers want is your money. Sabi ni Apostle Paul, I have learned to be abased and to be abound. Naranasan ko ng maghirap at managana. Pero ito yung obligasyon, mga Kristiyano. Tingnan nyo, Galacia 6, versikulo 6. Galacia 6, 6. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahagina ng pagpapalang tinatamasa ng tinuturuan. 1 Corinto 9, 11. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo? Kung ang iba ay may ganitong karapatan, di lalo na kami. Alam mo, sa lumang tipan, yung tithes ay 10%. Sa lumang tipan, tithes is 10% of your income, of what you receive. Kay Lord yun eh, Leviticus chapter 23. Tithes is holy, tithes belongs to God. Kanya yun. Yung sa'yo, yung 90. Yung 10, binabalik yun mo lang yung para sa Kanya. Sa New Testament, sabi, grace-giving na ang New Testament.
Hindi na by law, by grace na ang law, ang bagong tipan, by grace na. But I want to tell you, kapatid, grace giving is not limited to tithes. Grace giving is not limited to tithes. Pwedeng 15, 20, 30, 40, 70. Iyong babaeng balo sa templo, ang binigay niya kay Jesus, ang binigay niya sa templo, 100%. Grace giving is not limited to tithes. It could be 20, 30, 40, 70. Iyong babaeng balo, 100% ang bigay sa templo. Saan ka ba nahihirapang sumunod? Anong utos na nahihirapan kong sundin, kapatid? Napansin mo ba sa Bible, yung mahirap na pagsunod, may malalaking pangako ang Diyos? Sa mga mahirap na utos, may malaking pangako ang Diyos. Sabi ng Bible, magpatawad ka, patatawarin ka ng Diyos. Sabi ng Bible, mag-tithes ka, bubuksan ng Diyos ang langit. Yung malaking pangako yun. When you give your tithes, there is an open heaven. Unahin mo ang Diyos. Sabi ng Bible, lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. All these things shall be added unto you. Kumayo ka at magbunga. Win and make disciples. Sabi ng Bible, whatsoever you ask the Father in my name, He will give it to you. Yung mga mahirap na utos, may katapat na malaking pangako ng Panginoon. Pang-apat na struggle ng mga mananampalataya is the struggle to stay committed. The struggle to stay committed. Hirap manatili sa commitment. Kadalasan sa atin, kapatid, ningas kogun lang. Magaling ka lang sa umpisa. Sa una lang masipag. Sa una lang masigla. Sa una lang aktibo. Kinalaunan, wala na. Why? They struggle to stay committed. Hindi ka tuloy-tuloy, may mga Kristiyano, tutuloy, mamaya putol. Tuloy, putol, tuloy, putol. They struggle to stay committed. Verse 66 and 67, mula noon ay marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Being a follower of Jesus is a commitment, not just a temporary emotion. When you first became a Christian, the emotion is overwhelming. Nung bagong Kristiyano ka, the emotion is overwhelming. But the time would come that the initial feeling fades. That is when your commitment is needed. Sa mga nag-encounter dito, paglabas mo sa encounter, aapoy ka, nag-aapoy ka. Deserve, okay Lord, magpapadisciple ako. Atin ako encounter, post-encounter. Paglabas mo, full of excitement ka. But there's a time that comes that the initial feeling of excitement fades. Kailangan doon yung commitment. Commitment is much more important than excitement. Mas kailangan ng commitment kaysa excitement. Yung excitement nawawala. Pero ang commitment dapat manatili. Merong mga excited Christian. Pero kailangan ng Panginoon, hindi ka lang excited Christian, kundi committed Christian pa din. Then kung excited Christian ka lang, kapag nawala ang excitement, eh, wala ka na rin. Hindi ka na rin mahagilap. Hindi ka na makita sa mentoring, hindi ka na makita sa church, hindi ka na makita sa simbahay. Dati sigla-sigla mong umaten. Atin ako ng church celebration, atin ako ng simbahay, atin ako ng mentoring. Bakit ang sigla-sigla mo? Excited ka. Pag nawala ang excitement, wala ka na. Hindi ka na mahagilap, hindi ka na makita doon. Kaya may ano ako, may ganito, ganyan. Excitement fades. But what God needs from you is your commitment. Kailangan ng Panginoon yung commitment. Sana matira. May panahong nawawala excitement. Sana matira yung commitment. Yung walang iwanan kay Lord. Hindi lahat ng panahon pumupunta ka ng simbahay, umaten ka ng simbahay o church, ay masigla ka. Ako nung meron akong outreach sa bulan, after lunch, during lunch time, pag Linggo, magmumotor na ako papunta ng bulan. May mga panahon, excited ako. Masigla akong pupunta ng bulan, magmumotor papunta doon, may merong gawain doon.
Pero may mga panahon, maraming panahon pupunta ako ng bulan, magmumotor ako. Gusto kong matulog, gusto kong manood ng TV. Nag-i-struggle ako pumunta doon, but I push myself to do it. Kahit tinatamad ako, kahit gustong matulog ng katawan ko, kahit gusto kong manood ng TV at gusto kong mag-relax, I push myself to do it. Nagmumotor ako papunta doon sa gawain. Bakit? Ang tawag doon ay commitment. Commitment. Excited ka sa mentoring. Pag nawala ang excitement sa mentoring, tuloy ka pa rin. Ang tawag yan, commitment. Nananatili, walang iwanan. Commitment ang kailangan. Amen po ba, mga kapatid? Be committed to Christ. Be committed to your church. Be committed to your simbahay. Be committed to your discipleship, to your mentoring. Be committed to your leader. Kapatid, alisin natin mga struggle. Bakit di natin baliktarin ngayon? Follow God with a right motivation. Whatever you do, I attend the church, I attend simbahay, everything that we do, Lord, I do this because I love you. I serve you, Lord, because I love you. That's the right motivation. I follow you because I love you. Baliktarin mo ngayon. Give a quality time. Focus. Magbigay ka ng quality time kay Lord. Itong araw at oras ay para sa aming church celebration. Lord, sa iyo na yan. Itong araw at oras para sa aming simbahay. Itong araw at oras para sa aming mentoring. Lord, I give you a quality time and focus. Itong aking oras sa aking devotion, do it. Give quality time and focus. And master obedience even in the difficult part of the scripture. I-master mo ang pagsunod kahit sa mga utos na mahirap. I-master mo yung mahirap na pagsunod. Lord, ito yung mga utos na ito. Haharapin ko nito mga utos na ito. Ito mahirap na utos. Haharapin ko itong mga mahirap na utos na ito, Panginoon. Lord, i-master ko ang pagsunod. Imamaster ko, Panginoon, ang seekers. Imamaster ko ang pagpapatawad. Imamaster ko ang pag-iikapo. Imamaster ko ang paghahandog sa iyo, Panginoon. Imaster mo. Even in the difficult part of the scriptures. Pangaraping sundin ang mahirap. At kahit ano ang mangyari, walang iwanan. Lord, I commit. May excitement man o wala, I commit, I remain. Kahit anong mangyari, walang iwanan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pinagpalang umaga sa ating lahat.